Magandang araw sa lahat mga ka-teach. Andito na naman ako para mamahagi sa inyo ng mga simple lecture. Pero makukunan talaga ninyo ng idea mga ka-teach kasi base ito sa mga actual area na napuntahan kong nakuhaan na. Andito yung mga illustration na ito. Ginamit ko lang itong example nang sa ganun masundan ninyo ang mga sasabihin ko mga ka-teach. At ito yun. Medyo nadili ang content na ito mga ka-teach dahil sa pagbabasa ng mga sign ng kasama natin. Marami-rami ang nagpapabasa mga ka-teach at mayroon din nagpa-scan kaya nadili ang content na ito ngayon. Itutuloy na natin mga ka-teach. Pinamagatan ko itong gold bar deposit at ngayon nandito na tayo sa pinaka number 4. White stone layer sa top 10 layer sign near deposit. Yan ang kabuang pamagat sa content na ito mga ka-teach. Pang top 4 na tayo. Kung hindi nyo pa napanood ang pinaka top 10 nito mga ka-teach, yun yung skyplex layer. Sinunda ng eglot layer ang pinaka top 9. At sinunda ng yellow clay ang pinaka top 8. Ang pinaka top 7 natin, black sand layer. Ang pinaka top 6 natin, greasy means lab layer. At ang pinaka top 5 natin, mud layer. Ngayon, kung hindi nyo pa napanood yun mga ka-teach, panoorin nyo na lang dito sa YouTube channel ko, CodeReader MMS. At mag-subscribe na rin kayo dyan mga ka-teach. Pag nakasubscribe na kayo dyan, at huwag nyong kalimutan, pindutin ang notification bell na sa ganun updated kayo sa mga bago kong content at makukunan talaga ninyo ng aral. Ay meron pa pala mga ka-teach. Ito pala yung Facebook page ko, CodeReader Official. Kung gusto nyong magpabasa ng sign, mag-message lang kayo dito mga ka-teach. At dyan din ninyo ipapasa ang mga sign ninyo mga ka-teach na ipapabasa ninyo sa akin. Okay, dito na tayo mga ka-teach. Umpisa na natin. May tatlong kong pagbasihan dito sa plastada sa ilalim. O iba-iba ang layer or layering niya sa ilalim mga ka-teach. Ito yung pinaka number 3. At ito yung pinaka number 2 niya. Ito naman yung pinaka number 1. Dito tayo mag-umpisa sa number 1. Topsoil layer mga ka-teach. Ito yung pinaka topsoil niya. Sinundan siya ng subsoil. 3 feet ng kapal, 3 feet din ng kapal. Sinundan siya ng yellow pine sand layer na 2 feet ng kapal. Sinundan ulit siya ng ang white marble layer mga ka-teach na may 2 feet ang kapal bago natabot nila ang cement layer na 3 feet ang kapal. Suma di total 3 feet plus 3 feet, 6 feet plus 2 feet plus 2 feet, 8 feet plus 3, 13 feet nila natamaan ang target mga ka-teach from Bukidnon area mga ka-teach. May isang lugar ako napuntahan sa Bukidnon na ganito ang plastada sa ilalim. Plastada ng mga layer kung saan natamaan nila ang box cement mga ka-teach. Napakaganda at napakababaw lang mga ka-teach. Pero ang last layer mga ka-teach na marble, ito yun mga ka-teach, oh, hindi magkalayo nito. Na napansin ko lang dahil nasilip ko ang butas na yon. Ganito ang last layer na sa ilalim na may kapal na 2 feet. Kung hindi man, pwede rin ganito mga ka-teach at madali lang mapapansin yan mga ka-teach dahil pariyo-pariyo ang laki na pagkabiak nila mga ka-teach. Sinadya talaga na tulad nito bago nilagay sa ibabaw ng depositong naka-semento mga ka-teach, cement layer. Nilatag lang ang gold bar, sineminto, ang unang layer na tinabon niya, ito yung white marble. Ganito mga ka-teach. Ganito talaga. Kung hindi man ganyan, pwede na rin ganito. Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa pangalawa mga ka-teach. Napansin ko ito sa Luzon area. Yung una, sa Mindanao yon, ito naman sa Luzon area. Ganito ang pinaka-topsoil niya mga ka-teach na may 2 feet. Sinundan siya ulit ng yellow-orange layer. Pero halo ito mga ka-teach. Nakamix yan. Kaya medyo hindi talaga siya yellow, talaga na yellow, may pagka orange siya na may kapal na
4.5 feet. Sinundan siya uli ng yellow layer na may 3.5 feet. So, madi total 18. At saka bago na tamaan ang white bedrock layer. Ayan mga katiits na 3 feet. So, madi total nasa 13 feet lahat mga katiits bago nila naabot ang pinaka deposito na may lamang box din mga katiits. Yun ang pagkasabi sa grupo na yun mga katiits. Pero hindi lang sila binigyan ng financer. Yun ang sabi sa akin. Pero napansin ko lang sa gilid ng butas din mga katiits, ganito ang pagka-bidrock niya na puti. Malalaki mga katiits, yung laki ng pitchel. Kung hindi man pitchel, malaki-laki sa buti ng red horse na halos magkapareho-pareho talaga ang laki mga katiits na kinamada. Ayan ang plastada sa ganitong layer na nakuhaan mga katiits. Luzon area yon. At dito naman tayo sa pangatlo, Mindanao ulit ito mga katiits, bandang Misamis Oriental sa area namin. Ngayon, ito yung pinaka topsoil niya na may kapal na 3 feet, tapos sinundan siya ng white layer sintering bearing, panintro ito mga katiits, pag nauna ang puti sa taas na tinabunan lang ng lupa, panintro yan, pero makapal yan, hindi bababa ng 2 feet o 2 feet and a half, 2 feet and a half, ganun ang kapal yan. Hindi rin ito kakapal ng 3 feet mga katiits, nasa 2 feet lang talaga ito. Tapos sinundan siya ng pink layer, ibig sabihin mga katiits, ng pink layer signal going to deposit. Kaya pag naka-encounter kayo ng ganito mga katiits, ituloy nyo lang. Pero hindi naman ito magaano kakapal, nasa 2 feet lang din ang kapal. Dahil sinilip ko ang butas na yon, na matatansya-tansya naman agad mga katiits. Yung kasunod niya mga katiits, ito na yung white stone bricks layer. Para siyang nagka-crack-crack ang gilid mga katiits, at ganito ang plastada mga katiits. Parang ganito siya, na nakakamada. Or ganito, ayan, na naka-arrange dito sa last target. Pero ang pinaka-target na niya deposit mga katiits, nasa baba lang. Dahil ang kapal niya, 4.5 feet lang ang kapal niya mga katiits. Ang bumirada mga katiits ay foreigner. Ayan ang history sa area na yung mga katiits. Bayad lahat ang tao doon mga katiits. Sobra-sobra pang binayad sa arawan nila mga katiits. Pero nung nakuha ng box mga katiits, sumibat na ang foreigner. Pero nagbigay naman sa kanila, pero hindi ganun kalakihan. Pero kung sahod ang pag-uusapan, ay kahit i-times 4 pa ang sahod nila araw-araw mga katiits, sobra pa ang binigay ng foreigner sa minimum na sahod. Ayun ang history sa area ng mga katiits. Pero ang nabantayan ko lang dito sa ganitong mga plastada sa ilalim, dahil sinilip ko ang butas nila mga katiits, yung mga butas na nakuhaan, malapad niyan mga katiits or malawak. Halimbawa ito, nandito na yung deposito at ito yung pinaka huling takip. Malapad yan mga katiits. Hindi yan tulad ng 1 meter by 1 meter lang. Hindi, malapad yan mga katiits. Abot yan ng mga 4 meter by 4 meter. Sinadya talaga nila mga katiits. Dahil pag hindi mo nabuksan ang pinakasintron yan, pwede kang dadaplis sa mismong target or mismong target na sa kanto. Ganun ang napansin ko lang mga katiits. Tulad nito, halimbawa ito, na may lawak na 4 meters or 5 meters ang lawak niya. Halimbawa, o ang deposito nasa kabilang kanto nilagay at yung butas ninyo maliit lang, hindi niyo matatamaan mga katiits. Paano natin matutumbok yan? Lalo na at makaligtaan natin yung mga sign sa paligid na magtuturo sa kabilang side. Yun ang mga katiits, mawawala na tayo sa mismong target area. Ang pinaka bayong kaibigan ko mga katiits, pag makatama na kayo ng ganitong layer sunod-sunod base dito sa mga illustration ko at ma-encounter ninyo by actual, lakihan na ninyo ang butas ninyo mga katiits pagdating sa ilalim. Halimbawa ito, pag natamaan na ninyo ito, naabot na ninyo ito, lawakan ninyo mga katiits yung hukay ninyo sa ilalim, abutin nyo lahat kung saan ang kanto or gatla, dulo-dulo mga katiits. Ibig kong sabihin, yun ang kukunin ninyo. Kung ang dulo niya aabot ng 4 meters, pabalik dito 4 meters, kunin talaga ninyo mga katiits. Maliban lang kung may mga metal detector kayo or scanner. Kasi sa ibabaw pa lang,
dito pa lang kay banda sa pinaka 7 feet, makikita na ninyo ay nasa gilid ang target, andon. Pero kung ang iba walang gamit, walang scanner, walang detector, at nagbabase lang sa mga sign, medyo komplikado yun mga ka-teach. Yun lang ang mapapansin ko sa mga ganitong sistema. Dahil nakita ko talaga kung paano nabira o nakuha ng mga treasure hunter na may mga gamit. Dahil yung mga nakakuha mga ka-teach, may mga gamit. Pero yung iba pa, yung kaibigan na lang, kailangan talaga natin lawakan ang paghukay sa ilalim pag makakuha na kayo ng ganito na nagbibitak-bitak, na parang ganito siya or ganito na kinamada na bricks. Lawakan nyo na mga ka-teach, luwagan nyo na para kung saan man siya siniksik, matatamaan talaga mga ka-teach ang target na hinahanap natin. Yan lang ang pinakapayong kaibigan ko mga ka-teach sa mga ganitong plastada. Kaya kung mahirapan kayo at nandiyan kayo sa near na mga ka-teach, pwede na naman akong tawagan nang ma-detect natin yung area ninyo. Dahil meron naman akong detector mga ka-teach, metal detector. Yun lang ang mapapayong kaibigan ko. Pag malapit kayo sa akin, pero pag medyo malayo-layo, medyo mahirap din mga ka-teach dahil alam niyo naman, magastos ang pag-travel. Ganun lang kasimple mga ka-teach. Okay, sana nakuha na niyo ng idea ang mga simple lecture ko mga ka-teach. Nang sa ganun, i-apply ninyo sa mga area ninyo. Kung may ganito kayong plastada or maka-encounter kayo ng ganito mga ka-teach. At kung sakaling makabingo kayo, huwag nyo lang kalimutan si Code Reader. Ayan mga ka-teach. Kasi ganun lang kasimple ang buhay natin. Ulitin ko ulit, maraming salamat. And God bless sa inyong lahat mga ka-teach. Thank you mga ka-teach.